So yung boy, what's up sa inyo in today's video, no? Ano nga ba yung mga naging problema ni Rendon, yung ating Ford Focus sa loob ng almost 1 month? So hindi porket nasa legit tayong seller, nagpawisan ako dun. Na napagbilan natin ng sasakyan, hindi na magkakaproblema yung sasakyan natin. Paano masabi? Lahat ng mga second hand na sasakyan, pag binili mo, expected mo may mga ipapagawa ka. Tsaka sa mismong pagkaka-check natin sa sasakyan, kung napanood mo, ito yon. Hindi ko nakita yung mga problema na to na lumabas ngayon. So, isa-isahin natin. Una po, yung aircon niya. Doon sa video, napaganda ng aircon niya. Wala akong naging problema doon. Sa kaso nito, masyadong malamig yung aircon. So, nagka-problema yon. Pangalawa, yung fan ng radiator. Sa akin din bumigay yung fan ng radiator at medyo nanginginig siya. At delikado yon doon sa radiator. Masayaw. Kasi baka tumalsik, hindi baka madagdagan ng problema. Pinalitan natin at pinagawa. Ngayon, meron pa rin mga natitirang issue na kailangan kong humingi ng tulong. At tingin ko, alam nyo na kung saan ako pupunta na paghihinga natin ng tulong. Walang bayad-bayad yung kaibigan ko yun. Tara boy, samahan nyo ako. Ay, teka lang pala boy. May ipapakita ako sa inyong sikreto dun sa sticker ng EasyWorks. Meron kasing sikreto yun eh, teka. So yun boy, kung meron kang sticker ng EasyWorks sa kung nakadikit naman yan o kung saan man o baka hindi mo pa nagagamit, mapapansin mo boy, nandito pa ako sa bahay. Ito pa si Rendo, no? Nandito sa aking maliit na garahe. Pag meron kang ganito, ikut-ikutin mo. Pagkatapos mong ikutin, ipak mo. Boom! O diba? Nandito na tayo sa EasyWorks Garage. Ganun ang gagawin nyo dun sa mga sticker nyo, ha? May mga sikreto yan. Konting imas-imas, konting palo, biglang mapupunta ka na dito. Paano mo nasabi mabilisan? Dito na naman, boy, video. So yun, boy, no? Nandito na ulit tayo. Manggugulo tayo. Punong-puno sila ngayon dito sa shop. Yan, no? Medyo busy yung mga tao at syempre, makikibusy rin tayo. Na, Doc? Siyempre, akin na to. So ngayon boy, yung mga naging problema nung itong pasaway na si Rendon, isa-isahin ko sa inyo. Nandito yung fan na nasira niya. So ito yung motor nung fan ng radiator. Pinalitan na natin kasi may konting kalog. Ang problema naman, yung nabili ko ngayon na nandito na, umiingay siya. So baka kasi tumuloy-tuloy na naman at masira, kaya kailangan natin i-PMS. Kahit motor, i-PMS natin, no? Isa pa naging problema niya, yung aircon. So, dalawang beses ako nagpagawa ng aircon. Parang nadali mo yata talaga ako dito sa sasakyan na to. Kasi, ang dami ko na naging problema, eh. Balik ko na kaya to. Akin na, ipaparapoy ko. Hindi, joke lang. Joke lang pala. Yung naging problema ko sa aircon nito, una, nagbara daw yung filter. Pinalitan yung filter. Nilinis daw, tapos pinalitan ng tubo. 4-5. 2 days lang, 3 days, nawala ulit yung lamig. Ang nangyari naman, sumingaw naman yung evaporator. Yun, sumingaw naman si evaporator na nagkakahalaga na ulit ng 4-5. Tapos yung service, umabot ulit ng 4-5. Almost 17,000 or 18,000 na yata inabot ko sa... You are lost! Oh, kasama to, boy. Itong fan naman, 3-5 yata, 3-3. Tapos yung kabit, meron ding service fee. Kaya, boy, babalik ko na to. Kayaan nyo na lang to. Paparapol natin, mga kaibigan. De, joke lang. So ngayon boy, yung fan na to, susubukan namin ayusin. Baka kaya lang remedyuhan o isprayan ng kung ano, tumahimik na kasi medyo maingay eh. Papakita ko sa inyo yung ingay na yon. So ito boy, yung luma, para lang makita, hindi pala fan, motor ng fan. Ayan, diba? Parang may umiiyak na bata. Hindi naman pala, pitik-pitik lang. Bawal tuloy-tuloy. Pero ano talaga, may sigaw. Sigaw! Paano masabi? Wala na yan, Doc. Hindi na pwede. Baka may bibig. Ayun boy, naialis na natin yung buisit na pan ni Rendon. Wala na siya. At ayun, Doc, kamusta? Buhay pa ba ang bata? Malapit na, pero... Ayun, no? Pwede pa. Rinig mo ba? Malakas. May siso, pre. Minsan kasi kahit nasa loob ako ng sasakyan, naririnig ko siya eh. Tuyo na ang bearing. Yun, so... Spray natin. May produkto ka ba ng mga nagkakaproblema sa pan? Kompleto! Oh, meron ka na naman. Meron! Easy lube. Daddy, chill. Ang padulas. Easy lube?
Parang alam mo yun. Ano yun? Alam mo yun. Nagamit ka nun eh. Hindi ako nagamit nun. So, ito yung gagawin mo, boy. Isa ka ba sa nagkakaproblema ng ingay ng fan? So, sirain natin yan. Tara, dagdagan natin yung problema. Gusto ko kalpo, kaso na hindi marunong yung nagugupin. Nasaan yung ano, easy lube? Nasa Mercury. Daddy, chill. Kailangan ba ng reseta nun, Doc? So, yan, nakakita tayo no, ng isang kalakal na WD. Uy. Yamate ko dasay. Daddy, chill. Yama muna siya pumasok sa kaloob-loob. Hanggang sa maintindihan niya kung anong realidad ng buhay. Kasi hindi ako nag-iisip eh. Yun oh, wala nang tunog. At hindi talaga dito sa Easy Works. Anong ginamit na langis natin dyan, sir? Shell. Polysynthetic. Yeah. Olive oil, vegetable oil. Lahat na mapulot namin dito. Para lang mawala yung tunog. Kaya kita nyo naman. Yun. Kanina, mahinang ikot lang oh. Maingay na ngayon. Kahit malakas. Wala na. Nakadali na naman ako dito. Nakabudol na naman ako. Okay, kabit ko na. Oh, wala ka palang ano rito eh. Zoom out eh. Bili ako ng bagong cellphone. Pabili ako sa boss ko. Yung pinag-e-editan ko. Si boy. Na sikat sa Facebook. Hindi sikat yun. Pabili ako ng ano, DSLR o kaya bigat, iPhone. Bigat nun yung papapabili mo. Okay na yan, Doc. Hindi na kaya iingay yan? Perfect. Gawang Easy Works. Sira agad. Tulis gawa, Marquez. Sira. Ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo, ulitin mo. So yun, boy. Isa na naman pong problema ng sasakyan. Ang na naayos ko, no? May boy video. Tamang DIY lang. Maingay. Wala na po yung ingay. Kahit ilapit nyo po, wala na po yung tunog nung pan. May naririnig po ba kayo? Wala na ng tunog. Wala na. Okay na po yan. So, nakasan mo lang stereo. Pag di mo kayang bilhin yung pyesa, gawa mo ng paraan. Pag hindi mo nagawa ng paraan, patis ka. So yun na nga po, yan nangyari kay Rendon at nakaalis na tayo kay Easy Works. Budol na naman tayo ng paggawa pero hindi nga nagawa. Meron talagang mga pyesa na kahit gawin mo ng DIY, kumuha ka pa ng mga eksperto, kung talagang sira na siya, ay sira na siya. Hindi pa naman siya umihinto, hindi pa siya totally nasisira, may ingay lang siya na naririnig ko. Hopefully no, yung pinaglalagay namin na mga liquids ay gumana rin after ngayon na ina-under na siya after ilang araw na pagda-drive ko. Pero nakakita na ako nun sa Shopee at saka sa Lazada, nasa 6-8 yung presyo ng buong fan, assembly. Ganun kasi pag mga Ford, ang mga pyesa, kalimitan yan, medyo mahal talaga. Pero nandun naman tayo sa quality na angat sa ibang brand pagdating sa lifespan kasi ganun nga siya kamahal. Paano masabi? Akala mo naman talagang sanay na sanay sa Ford. Isa pa naging problema nga niya, yung aircon niya, nasira si condenser. Tinipid ko lang, pinalitan ko lang ng filter eh, hindi naman pala lalamig. So, nagdalawang baba, kaya naging medyo mahal yung aircon ko. Imbis na minus 4-5 yun, kasi yung isang 4-5 na ginawa, dalawang araw lang, wala ulit lamig. So, ingat lang kayo sa mga ganon, para hindi kayo matulad sa akin. So, yun lang boy, maraming salamat sa panonood. Customer is always right, if the price is right. Alright boy.